Okay, hello. Hello, hello, hello. Mary Angel, hello. May gusto mong umausap sa'yo, kausapin mo lang please, alright? My name is Papa Tolich, by the way. Okay. Alright, may kakausap na sa'yo sa kabila linya. Alright, talk to him, bro. Hello. Sino sila? Hello. Sino sila? Fiancé ko. Ano naman yan? Oh, yeah. Bakit? Hirap eh ba? Parang... Ano hirap? Pinakita ko nga may kasama ka ng babae. Gusto mo send ko pa sa'yo? Ha? Alam mo dyan, hindi ako nagawa yan kasi akala ko... Naku, yan naman lagi yung ano eh, dahilan mo eh. Kay mga lalaki. Ano, nasaktan ako. Pero pinapakita niyo naman. Ha? Gusto mo nakita ko kaya, nakakulad siya apat. Alam ko nakita mo. Nakita ko yung caption. Alam ko nakita mo yun. Oh, ano pa nga yung sinadadal mo? Mary Angel, sorry ha. Mary Angel, nakita mo ba? Okay, si Papa Tolich ako and now you're live and actually sa programa ko to eh. Sa TV and sa live streaming. Yes. Okay, I'm so sorry about the disturbance but I simply wanna make good things lang, you know, to make things up about you. So I got no bad intention. You simply wanna talk and si Raj kasi medyo, you know, namang problema eh. So I simply wanna help the guy and, you know, to settle things lang, you know, kasi syempre, the guy loves you so much and I don't know why, what's the reason behind it. And as far as I'm hearing, may babae ba si Raj? Nakita ko kasi. Mm-hmm. Raj, may babae ba? Sino ba yung babae ngayon? Matagal naman na kami walang communication po. Mm-mm. Ganun. Oo, nagulat lang ako bakit meron ngayon to. Kasi inamin sa akin ni Raj kanina lang. Sabi niya, Papa Tolich, can you know, hindi ako makamove on eh. I simply love this girl. Hindi hi! Imagine ito. Ang isang lalaki na sobrang lakas ng loob to do this in the whole worldwide is really, you know, I don't know, believe ako sa lalaking to. Ikaw ko personally, naging DJ ako, naging jack, naging host ako ng isang TV show or like this, but I have never done thing like this before. To broadcast the kind of feeling and yung aking pagsisisi and humingi ng tulong kasi hindi na niya alam ang gagawin niya. You know, I don't know. Pero ang pagmamahal, minsan, late ma-realize eh. Di ba? Ganun naman, di ba, Mary Angel? Okay. I don't know. Kung, pero, Raj, you talk to her. Alright? Go. Okay, Angel, look. Kasi ganito yun eh. Akala ko makamugun ako pag ginawa ko yun. I know, it was bad. Kasi sobrang stupid ng ganong idea na pagamit ako ng iba para makamugun. Pero, sobrang siguro nasaktan ako kaya ako nagawa yun. Pero, at the end of the day, text-tiyang ko talaga yun. Kasi parang yun, naging selfish talaga ako. Talagang gumamit ako ng iba. Parang gusto ko. Wala na talaga akong bahala ko sa iyo. Kahit. Kaya may sinasabi ko sa mga tropa ko. Kapag nagkaayos kami ng iyo. Wala talaga akong isasago sa iyo. Mga kalakuan ko habang wala ka tayo. Sabihin ko naman talaga dapat sa iyo. Pero sabihin ko panghinaan lang talaga ako naging iyo. Mas napanghinaan talaga ng loob na sinabi nila, parang wala nang pag-asa gano'n. Ito yung instinct ko na parang pang lumabang, parang nawayanin talaga. Kaya napanghinaan yun talaga. Pero, hindi, wala akong balas ang tabo sa iyo. Hindi. Ako. Angel, meron ka na bang boyfriend ngayon? Wala po. Pero, mayroon kang nagugustuhan? Wala, kasi sinta po ako sa pag-improve sa sarili ko para exactly. Sa susunod na relasyon na papasukin ko, maging better na ako. Alright. What if the kind of person na sinasabi mong hindi naging better din ang pakita or pag-handle ng isang relationship nung kayo pa is now doing the bounce, di ba? Ika nga, may pagsisisi, knees on the floor, and maybe puro promises pa lang sa ngayon, but are you willing to, you know, to observe if things has changed? Are you willing? Saan po? Para obserbahan ang pagbabago, if there's
Hmm? Something like that. Sino? Sino po? Ni Raj. As of now po kasi, wala po ko munang time doon. Mm-hmm. Pero, kaya, okay. Sabis ko lang kay Raj uh-huh. na improve niya muna yung sarili niya. See? Para sa relasyon din, napapasokan niya in the future, paging better din siya. Pero, possible kaya na halimbawa, if naging better siya, is dahil ginagawa niya yung pagiging better ay para sa relasyon na papasukin, which is another relationship being with you? Sa kanya, kung siya lang po, okay lang. Mm-hmm. Yung siya lang na tao, mm-hmm. better. Mm-hmm. Pero, siyempre yung involved na yung family niya. Exactly. Ibang usapan na po yun. Nabanggit niya sa akin yan eh, about her, his family. Yung yes. Parang about his mom sa nanay niya. Yes. And alam mo, Though naiintindi ko naman yung mother niya. Yung, pero, yung as a girl, iwan ko lang. Sabi niya sa akin kanina, parang hindi daw niya alam kung papaano kasi you're both the queen. You're both the queen of his life. Kasi syempre, the mommy and you know, yung mahal niya. So parang, nung una, tinitimbang-timbang. But you know, basically, nawala ka. But hindi ka nawala sa kanya eh. You know, siguro may babae kanina pero minsan nalalaki ganon. Hindi ko pinagtatanggol si Raj. Raj, hindi kita pinagtatanggol. Maaring mali ka sa mga aspetong yun. Di ba? Maaring nasaktan talaga si Angel din. Tama, Angel? Mm-hmm. So ngayon, naka-move on ka na ba, Angel? Processing po. Processing. Ayoko muna pong tumanggap ng ano, ganyan. So, ibig sabihin, no, sa akin lang kasi, my part here is, you know, to mediate. Sa akin, parang, I want you guys na makita na better kayo sa isa't isa, sa inyong mga sarili. And, who knows, di ba? And Raj, para sa akin, siguro, pare, kailangan yung sinasabi niya, actually, yung sinasabi niya sa akin na, ayusin mo yung sarili mo para sa susunod mong relasyon. Di ba? Si Angel, sa pagbasa ko, she's not closing any doors for you. Diba? She simply wanna see the better you. Yes. Tama ba ako, Angel? Okay po. See? Basically, moving on is not the fact or not the way here. It's about making things right. Diba? Kung ano yung pare yung inayon ni Angel at nasaktan siya, pare, ang pakikipaglaban minsan sa magulang hindi ibig sabihin na kasama ng ugali. Minsan, ito'y pagpaparealize lamang ng inyong mga bagay at relasyon na meron kayo ngayon is dapat ding igalang. Okay. Hindi ba? Raj, if you really love Angel and you really wanna pursue her back, maybe unahin mo muna si nanay. Iparealize mo ko sa kanya and make her feel na, you know, she should want Angel back then sa buhay mo kasi doon ka masaya, tama? Gaya na sinabi mo sa akin kanina, tama ba? Hello? Yes. Raj? Sabi ko rin to. Kasi ngayon, yun, mag-aral ko muna. Madami ka pa nung makikilala dyan na mas better sa akin. I know. Kasi ano ka din, mabuti kang tao. Ayan, lalo na pag nag-work ka na, mas madami pa dun. Raj. Ano, oo ka na naman, gaya nung sinabi ko sa'yo kanina. Hindi. I mean, kasi ganito na yung sila. Iba eh, hindi ko alam kung makakayanan ko pamahalin mo iba. Kasi, alam mo yun, sobrang, ito talaga yung, alam mo yun, pakitunod ko itong standard sa akin kung paano mag, kung paano mo ito na, kailangan tagayin ng babae. Yung gala ng babae. Sobrang, kaya sa ko yun. Okay. Huwag ka kasing pessimistic. Yun yung mahirap sa'yo. Huwag kang pessimistic. Masyado kang mega. Alam mo, Raj, ko akong sinabihin na huwag kang pessimistic, mabubuhay na ako ng loob eh. Ibig sabihin, you should be positive, pare. Yeah. Okay. No. Tama.
Talk to Angel. Angel. Ikaw lang kung paano sisimulan eh. Pero, ayun mo, sobrang pastas natin. At yung lahat ng mga sila natin. Na mga pag-aaral. At yun nga. Kasi, mga bad decisions ko pa nung nag-break tayo. Kasi, talagang pag-asa niya. Tapos, yun nakita tayo. Talagang, lahat ng sinabi mo, umuo na lang ako kasi ay yung feeling ko na tama. Parang, nakalimutan ko kung yung ano, nakalimutan ko paano sila, ano yung nararamdaman ko. Kasi, partially tama ka naman, rational lang mag-i-set na ngayon. Inisip ko yung nabas yung ano, yung realistic na pwede mangyari sa atin, yung mag-aala na mabuti. Ganun. Kaya, parang nalimutan ko na sila ngayon, yung nararamdaman ko. Pero, sa angel, wala. Hindi ko alam kung ano magbunta ako kasi hindi ko alam kung ano yung ginagawa ko. Pero alam ko hindi nabista ko ng sarili ko, parang hindi ko siya naisip. Yun yung kinakabahan ko. Ayun. Just lang kito ng mga bet. Anong paninawang limo ko since nga halala ko. Since yung unang search mo sa akin, nagkakot tayo. Nagkakot tayo. Ayun. Alam ko, mabuha nga ako. Hindi ko mo siya nagagawa yung mga sinasabi ko. Pero, alam ko, sarili ko nga ako. Mahal pa kita. Ayun na. Pero hindi ko, nasaktan kita. Angel? Nakikinig siya sa iyo, Reg, eh. Hindi, okay na po ako. Sabi ka na yung gusto ko sabihin. Dinadissect niya. Binabasa niya kung ano yung, alam mo yun, dinadamdam niya kung ano yung sincerity and, you know, the fact behind sa mga binibitawan mo. Ang meron siyang gusto marinig, Reg, eh. It's all about being you and for the better. Ano ba yung mga step? Ako rin, gusto ko rin marinig yun, eh. Okay, no, nung makipag-break at ako. Nung realize ko na, yun nga, marami pa akong bagay na improve. Yung hotel sa school, family, kaya sa sarili ko, isa nga napapagayang ko. Yung ginagawa ko, napakaira naman, pero ginagawa ko isang situation sa mga school, gano'n. Inisip ko na yung mga sinabi mo sa akin that time na kailangan ko pag-ibigay, gano'n. Para makapas ako sa standards mo, gano'n, di ba? Nag-ibigyan ko yung school ko ngayon. Kasi hindi ko lang ngayon tapos sa bahay. Hindi ko pa lang naging isang mga mag-iwag ko. Wala. Ayun. Yan lang yun. Naiya ako eh. Ganyan, Angel. Ganyan talaga pag may kasalanan. Angel? Hello, Angel? Nakikinig lang siya. Nakikinig siya. Yep. Ay, yeah. Baka may gusto ka bang sabihin, pare, it's your moment. Alam mo kung bakit? She's listening. Without saying anything. Nandiyan lang siya sa linya, oh. Oh, naiyak. Pare, bihira. So, kung ako may chance na ganito na the chance na yung girl is listening to me, pare, I will read all the words in the Bible para lang maintindihan at, you know, realization. Okay. Go! Ano, Angel, ano, last na to ah. I mean, ayaw mo sabi ng last na to, pero last na to na masabi ako ng ganito ka, ganito ako lalim. Alam ko di ako by means of imagination sa pumunta sa mga criteria ko. Alam ko, nag-anap ka ng maamumuha eh. Pero hindi mo, hindi ako nakapasal doon. Naghahanap ka ng tao makayo, hindi ka noon nakapasal doon. Naghahanap ka ng lalaki ng papakilala sa magulang, hindi ako nakapasal doon. Pero despite of that, hindi ako nakapasal ako. Ayun, sabang mga ako sa'yo yun. Kasi hindi ako mamahalin. At hindi ka nang negative sa isa ako. Parang naging, parang ano, hindi mo kaya mo ng love. Ayun.
Sana. Sana. Ewan ko kung ngayon na. Sana. Tawag mo ako. Paano naman pwede may palis sa atin. Handa akong sinulit ako sa Manila. Alam ko din ako nagpulang. Di ko tanulit sa akin. Handa ako ngayon. Na-conference call pa rin. Angel, you wanna say something? Gusto ko lang po sabihin kay Raj, okay na po ako sa kanya, natawad ko naman na siya, pero hindi naman agad-agad yung pwede kong kausapin, di ba po? Lalo na kapag ex mo, tapos parang may nagawang negative sa'yo, hindi naman po agad-agad, di ba? Raj! So, Angel, sorry. Yeah. Raj, narinig mo yun? Yeah. No, hindi. No, no, no. Hindi naman agad-agad. Oo. Yun. Yun yung gusto ko naman po. Hindi naman, nagmamadali kasi si Raj na pagka-break, tapos agad-agad mag-chat-chat. Baka wala nangyari. Ganun. See? Di ba tama ako, Raj? Oo. Oh. Babae ako po eh. Sir, babae po ako, sir. Di ba? Oh, ngayon, Angel, kanina narinig natin magsalita si Raj ng kanyang claim. It's your time naman para masabi sa kanya lahat. Go. Sige, sir. Here. Raj, ngayon, mag-move po na tayo para mag-grow up na tayo. Next time, don't be childish. Be mature sa relationship. Kaya, yun, all I want to say is move on. Para hindi ka na minumulto ng past. You have to live in the present. Ha? Kasi kapag past, na-anxious tayo. Nagkakaroon tayo anxiety. Kaya dapat nasa present tayo. Okay? Yun lang po. Okay. And then, hindi pa lang ito. Ito lang ito talaga. How come na hindi kami namulto ng past natin? Kasi it's up to you how to deal your defense mechanism. Just simply na nakamubuan ka na, gano'n? Raj, dapat hindi ko nagtatanong yan. Dapat tinatanong mo sa sarili mo, hindi sa akin. Okay. Kasi kung hindi ka pa nakaka-move on sa sarili mo pa lang, tinatanong mo sa ibang tao sa akin. Dapat tayo muna, kasayahin mo muna yung sarili mo bago yung iba. Na ano lang ako kasi sabang ano parang diba sabang sayo natin yun ewan ko sabang sayo lang natin yun parang dati yung Raj nung tayo pa ngayon hindi na nga. Okay. Yeah, sorry about that. So, thank you. Thank you so much. Mas marami ka pang makikilala ng understanding, tatanggapin lahat ng flaws mo. Lahat. Madang ka dyan. Meron at meron, Raj. Bata ka pa. You know what? Excuse me na sa inyo dalawa. Sa akin, para sa akin. Po. Mas magiging better ang isang relationship if there will be no flaws again. That's what I'm expecting to hear, Raj. Eh. Parang I will be making my personality better for you, and I want you to observe that. Diba? Parang ganun eh. Raj, ako din. Ako pare, gusto ko i-ano kita eh. Obserbahan kita, you know, and to push you again to Angel if you're really a better man again. You know, if willing, ganun yun eh. Kasi sa isang Angel Karina, sabi niya, gusto niya agad-agad. Ikaw pala pare, nagmamadali. Para kang ano, 300 kilometer speed na bus. Hindi naman pwede agad-agad na ganun. Nasaktan yung babae. Okay to, ha? Raj! Yes? Dapat nabubuhayan ka na ng loob sa ganito eh. Alam mo kung bakit? Hindi agad-agad. Hindi agad-agad, pare. Unti-unti. Galit si Angel ngayon, masama ang loob, nasaktan. Natural! She will push you away. Unti-unti. That's the magic word, man. Hindi agad-agad. Naintindihan mo ako? Opo,
naiintindihan ko. Day by day, exert some effort, more effort, or the best effort in the full effort. Si Angel, mabait na tao. Ikaw mismo nagsabi sa akin yan, Raj. Sabi mo, okay. Si Angel, wala kang mapagkumparahan sa sobrang bait, sa sobrang lahat, sobra, lahat positibo ang sinabi mo sa akin. Now, si Angel, kung ganun ang totoong ugali na nakita mo, Angel will see that. Tama? Pero kung makikita ka ni Angel na iba't ibang babae nakakulad sa'yo, pare, it's not even changed. Diba? Angel, tama ba ako? Yes po. See, exactly. Now I'm burning Angel. Nakukuha ko yung naramdaman niya. See, she hates that. May selos pa rin. Yung alam mo po yung DJ, may Katyo. Alam mo yung DJ. Sabi ko, gusto ko nang patawain si Ral. Ganyan. Okay. See? Tapos makikita ko, wow, nakakulag. Pero Angel, aminin mo sa akin, minsan isang araw, naiisip mo na ano kaya, patawarin ko na kaya. Naiisip mo ganun, di ba? Oo. See? Patawarin ko na. Tapos, ano, pagkatingin ko, yan, may collage. Oh, wala na naman. And, psychology pa. Naka. Si Raj, pare, it's your fault, pare. Kung ano yung fault mo, itama mo na agad ngayon. The change will not be tomorrow. It's gonna be right now. Tama? Ah, ito pa. Yun nga po. Oh. Sabi niya, ano, nasaktan daw siya. So, he did the decision na naging impulsive na naman siya. Ayan, nakapagkita na naman siya sa babae. Nag-picture-picture sila. Yun, yun yung impulsive doon. Padalos-dalos po siya. Hindi ka, Angel, ito naman, in fairness naman kay Raj, hindi kaya naman, misan ako ganun din eh, bilang lalaki. Yung tipong, busit na ako, yung tipong, ano bang gagawin ko? Kulang na lang iumpog ko yung sarili ko sa, you know, sa pondo nung ano, nung pader, di ba? Parang ganun. Kasi hindi ko na nakukuha yung sagot or attention ng aking mahal. So, parang, teka lang. Sino ba magandang babae rito? Di ba? Baka mapansin niya ako. Baka magsilos. Something like that. You know, ang depensa ng isang lalaki ay pagpapapansin sa inyong mga babae. Minsan, ganun. Hindi lang ganun. Hindi lang minsan. Kadalasan. Eh kami, duwag kami. Yun ang katotohanan. Ayaw lang namin aminin. Si Raj, ayaw lang niyang aminin. Duwag siyang mawala ka eh. Kaya alam mo kung bakit? Ginagawa niya, kinukuha niya ang attention mo, kumuha ka siya ng picture and post it to get your attention. And he got it. Tama? Yun nga lang. Opo, pero hindi. Nadadagdagan yung galit. See? Raj? Alam mo na. Next time, wag na. Kasi para sa akin din, ex na, ex na. Sorry ah. Kahit makita pa kita. Siguro magiging friends tayo mga 2 years pa. Mga ganun. 3 years. See, may cambio pa rin si Angel, ha? Pero sinabi na niya kung ano yung ayaw niya. Diba? Opo. Diba? Raj! Hindi kasi kapag nagsabi pa ako ng ano dito, baka exactly. Masaktan pa lalo si Raj. Diba? Yeah, exactly. Yes. Okay lang. Yan. Okay lang yun. Sige, at least malinaw. So, what are you gonna do, Raj? Yung pinaka-rational na ano na pwede kong gawin, yung proving yung sarili ko. I hope sana yun. Kung makita mo na nag-improve ako, pero it's up to you kung mag-asap pa ako. Talagang ano. So, gusto ko lang talaga malawak mo na lumang umuha. Sobrang nililit pa ako. So, meron ba kayong gustong sabihin sa isa't isa, you know, the kind of feeling, the most saddest words, you know, parting words, kumbaga, just for tonight and tomorrow, Raj, you start your way. You start your, you know, yung paraan mo. Alam mo na yun, pare, sa narinig mo sa kanya. Hindi bigla. Unti-unti. Hindi agad-agad. So, simulan mo na ngayon. You talk to Angel. Go! Ano, ano, Angel, siguro, mukhang sa atal ng boso, parang ano, parang hindi na ito ulit, pero, kung bibigyan man ako ng chance na sabihin sa iyo, plus na pwede kong sabihin, ano, wala mag-thank you sa iyo. Yun,
medyo realize kung ano yung mga thoughts ko. So, yung hard way. Tapos, ayun. Yung bawat ano, bawat pag-hour natin. Ano, nag-flashback sa akin kada gabi kapag alam yung naalala ko sa ganun. Tapos naalala ko yung mga good times natin. Papangiti ako. Tapos, ayun. Parang, alam mo, lahat ng mga good things natin, masyado natin yung mga bagay na nagawain natin. Ayun yung naalala ko. Ayun. At ayun, masaya ako tinakotap kita. Alam ko lahat na yung natira tayo. Alam ko sa'yo, guys, pa sa akin. Kasi nga, nakita ko pala yung picture. Pero, I'm excited na nakita mo na yun. Kasi, ito comment nga ng anong babae. Sobrang napakapagpag lang talaga yung decision making ko ng right time. Parang ginawa ko lang yung sinabi nila na, ay, sige na tayo. Kasi, lalaki ka na yun. Marami ka naman pwede. Kasi, ayun. At the end of the day, parang, pagkisiyan ko yun. Kasi, nagpaliwanag ako sa, nagpaliwanag ako sa babae na ganito nga, hindi pa nga kami po. Sorry kasi, nang gamit ako. Ayun, alam ko hindi, mayroon patawarin yung gano'ng ano, gano'ng kasalanan. Pero hindi mga tabinibig na rin. Sana, I have your doing this. Potensya lang ako. Alam nyo. Falsehood ka. Ayun, sana makita mo makita mo sa akin yung improvement ko. Kasi nga yun tayo. May maipapalit. Pero kung wala, okay lang, i-respect ko kasi kung masaya ka din. Yun lang yun, i-respect mo lang. Kasi akong lahat pala sa'yo. Ayun po. Angel, last words. Okay po. Thank you for everything. Sorry for everything. And God bless. Yun lang po. Thank you. Okay. Angel. Okay. Yeah. Okay na yun. Okay na po. Opo. Angel, I will let you go. Pero Reg, huwag mo muna ibababa. Okay. Okay. Angel, salamat sa time. Sige po. God bless. Alright, good night. Sana. Reg. Yes. Ano naramdaman mo? Ano po? Ngayon, kinakabahan pa din sa ipapawisan. Eh, hindi ko anong sitwasyon mo ngayon? Naramdaman mo sa puso mo? Ano, nadurog. Nadurog, ganun. Alam mo, bro, sa ako hindi ako nadurog. Ano po yun? I mean, pero, man, come on. Pero ano, ngayon na inspired ako, ano. Ako, nagkaroon ako ng hope. You know why? Kasi kanina, hindi mo ba, balikan natin ng konti. Okay? Sabi niya, gusto mo agad-agad. Yun yung una eh, di ba? Minsan, kailan mo lang ba pinost yung picture na yan? Okay lang. Parang January pa ata yun. January, February. See? January. Hindi ko na-post yung babae po mismo. Oh, yung babae. Okay. So, ganun nga eh. Still, she's checking on you. Di ba? And, di ba sabi nga niya, minsan daw dumarating sa punto na gusto ka na niyang patawarin pero nakikita niya, parang, wala eh. She will pull herself out again. Parang, Angel has this kind of feeling for you. Well, Angel, correct me if I'm wrong. Pero, or maybe wrong me if I'm really wrong. Pero sa akin, ano eh, kailangan kanyang makita with full dedication para sa sarili mo. At sa kanya rin mismo. Di ba? If you really love her, prove it to her. Pare.
No buts, no ifs. Walang ibang selfie or something. Sabagay, hindi kita masisi normal sa ating mga lalaki yan. Out of, you know, Torete, Buisit. Pero, sa kanya mo na mismo narinig, tol. Minsan, naiisip niya, napatawan ka na. Eh, paano kung bukas maisip niya yan? Simply because of this. Bro, sa akin, last words ko sa'yo. Ask yourself. Okay? Ask yourself. Kung ano ba gusto ko? Moving on or pursuing her again? But I know, pursuing her again is mas labang, di ba? So, do the right thing, pare. Do the moves now. Patience, being true to yourself, at ipakita mo kay Angel na siya pa rin ang buhay mo at siya ang focus mo ngayon. That's why you're making yourself a better one. Okay, bro? Okay. Thank you. Alright, bro, there's hope. Pare, kala ko sarado na rin yung pintuan at bintana nung nagkukwentuhan pa lang tayong dalawa, pero narinig ko si Angel, pare, nabuksan ng siwang yung bintana, pare. Totoong buhay lang. Totoong buhay lang, pare. If you're seeing it as nadurog ang puso mo, it's not, man. Babae yun, depensa nila palagi yun. Alam nga namang, oo, agad, sige, bigyan kita pag-asa, di ba? Para napaka-easy to get. Di ba? See, pare, she wants you to see doing the full effort. Mga ako ka sa akin, pare, sayang yung pinag-usapan na dito para tayong tanga rito pag hindi mo ginawa. Alright? Doing the right thing ain't doing the right thing. But the most righteous, pare, yun ang gawin mo. At kung ano ang dinidikta ng puso mo. Kung gusto mo ang bagay na ito, you claim it na makukuha mo. Sabi nga, sa liban na secret, what your mind conceived, the body can achieve. Isipin mo that you can have Angel back, but kailangan dagdagan mo ng iyong mga effort at gawa. Tama? Tama. Exactly. Nice talking to you, man. Heart to heart. Maraming salamat. Thank you sa pag-share. Maraming salamat. Bro, ma-challenge ka. Yeah. Do it now. Alright? Tapos balitaan mo ko, ha? Ha? Tawag ko kayo ulit. Oo, tawag ko ulit. Kasi, alam mo bro, hindi ako naniniwala na sarado na ang libro ng inyong relasyon ni Angel. Pare, na-fold lang yung pahina. Open it again. Plansyahin mo. Okay? Alright. I'll see you around, bro. Maraming salamat. Thank you. Alright, bye. There you have it, ladies and gentlemen. It's Raj Winder ng Cavite City talking to his ex-girlfriend and still pursuing this girl. Ito nga ba naman eh. Meron pang color by color pa? Sige, we'll just take a breather. Parang lang eh, medyo makahinga din yung mga... yung mga tipong bumagsak din yung mga puso talaga namang ako nga na-affect. Imagine isang oras natin isang kausap, pare, without taking a break. Diba? Just imagine that. I mean, the kind of relasyon meron and the kind of relasyon na magnagkaroon. Oh my God. Isa lang lagi ang magic word dito, pare. Jenny, kaya mo bang i-download ngayon? Isang mabilisan lang, Better Man. Robbie Williams. Para po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, back in Dubai, saying good evening, Better Man. Robbie Williams. Okay, si parin Jollops, Jonathan Lapod, back in Dubai. Magandang gabi sa'yo, brother. Kaibigan ko, si Mariano Venerayan, parin Onin. Maraming salamat then for, you know, always watching my show, the kind of thing that I am doing. Maraming salamat din, ha? Ay, si, ano, si Sheila. Maraming salamat. Nagiging sila lahat. Alright, thank you. Dami na nanonood, ha? Ganun din kay, ano, Miss Boss Big Time back in Anchorage, Alaska. Si Boss Jim, magandang, ano oras ba dyan sa inyo sa Alaska? Kumusta mga yellow dyan? Pwede ba mag-snowball dyan? Pwede ba rin kayo tumawag, ano, 0917-798-8910 for your comments. Ang inyong mga reaksyon, mga payo para doon sa ating naging caller kanina, si Raj Winder ng Cavite City. And of course, you can post your comments via Facebook.
At syempre rin, para po sa lahat ng mga nanonood sa ating Ustream, ating live streaming, okay, pwede po kayo mag-iwan din ang inyong mga komento dyan, ha? Kaya maging lesson po sa atin, lalo-lalo na po sa lahat ng mga magkakarelasyon, do not take, oh, sorry for that, do not take our girlfriends, wife, or partner for granted. Somehow, may mga bagay kasi na hindi natin na ipapaliwanag sa kanila ng maayos. Why we are like this? Why you are like that? Kung bakit nakakalimot minsan, there's a lapses. Sabi nga ni Angel kanina, may mga laps, may mga flaws. You should explain it to them. We should. Tayo palang lahat. We should explain it to them, detail by detail, stress by stress. Sabi nga, sa bawat salita, kailangan itinideliver mo sa kanila. You know what? It is simply because of like, this reason. Kailangan bukas ang relasyon. Babalikan ko ulit yung ating topic kanina. Ang pag-aaway ay hiwalay sa pagtatalo. Ang pagtatalo kasi, minsan, realization at the end. Pag nagtalo kayong dalawa, di ba, point by point, idea by idea, nagkaroon ng friction, mark me, pag ipaliwanag ng maayos, better output and better relationship yan para po sa lahat na mga nagkaroon ng pagtatalong ganyan. Yun yung sinasabi ko eh. Diba? Dapat ganyan tayo. And to Raj Winder, Ben, para sa ito pare, you should be a better man. Maraming salamat. Hanggang alas 12 pa tayo ng gabi. My name is Papa Tolitz sa Heart to Heart. Tell someone to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from harm. I'm pouring rain. Give me endless summer. Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. Rest assured, my angels will catch my tears. Walk me out of here, I'm in pain. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm, from pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold. I feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. This is 8-Try TV.
damdamin na di ko maamin sa sarili. Kung bakit ka pa ba nandiyan? Sabi-sabi ng mga kaibigan ko, huwag mong pilitin ang hindi para sa'yo. Ngunit bakit hindi kita makalimutan? Sa'yo ba'y okay lang? Habang tumatagal, lumalala, laging nagwawala. Tumitindi, umiinit, sumasakit ang dibdib. Kaya ako'y gumawa ng awiting ito na alay ko sa'yo. At sana'y pakinggan mo. Huwag ka sanang magugulat sa'kin. Di ako sanay sa ganitong suliranin. Huwag kang matakot, hindi ako man loloko. Kung okay lang sa'yo, habang tumatagal, lumalala, laging nagwawala. Tumitindi, umiinit, sumasakit ang dibdib. Kaya ako'y gumawa ng awiting ito na alay ko sa'yo. At sana'y pakinggan mo. Kung okay lang sa'yo. Di ka mainis at pasensya na kung ako ay makulit. Pero kung gusto mo, ako na lang ang lalayo. Kung okay lang sa'yo, habang tumatagal, malala, laging nagwawala. Tumitindi, umiinit, sumasakit ang dibdib. Kaya ako'y gumawa ng awiting ito na alay ko sa'yo. At sana'y pakinggan mo. Habang tumatagal, lumalala, laging nagwawala. Tumitindi, umiinit, sumasakit ang dibdib. Kaya ako'y gumawa ng awiting ito na alay ko sa'yo. At sana'y pakinggan mo. Kung okay lang sa'yo. Kung okay lang sa'yo. Kung okay lang sa'yo. Kung okay lang sa'yo. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Good morning, Philippines! Isang magandang umaga ang bubungad sa inyong mga telebisyon kasama ang supremo ng bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! At ang matalino, magandang mestiza ng bayan, Pia Morato.
Good morning, Philippines! Amin ang mga pangunahing presyo ng bilihin. Cooking recipes and tips. Maging lagay ng trapiko at panahon. Pati na rin kapalaran ninyo ngayong araw. Kapalaran. Kapalaran. Iba't ibang payo at tips mula sa mga eksperto ng ating bansa. Good news. Good vibes. Good morning, Philippines. Balita sa loob at labas ng bansa. Narito na ang mga pambansang panggising ng bayan. Jung Balcon at Pia Morato. Hey, oras na 32 minutes after 11. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nasa panghuling 30 minutong yugto ng ating programa, Heart to Heart. All the way till 12 midnight tonight. Maraming salamat, Rico Blanco. Balik tayo sa ating mga pag-uusap ngayon. I'm not seeing myself in front of the TV right now. Magandang gabi po para po sila at mga nakatutok ngayon. I'm back. Congratulations po sa lahat ng mga nakikinig pa rin. A lot of people are into ano ha? Into tuning into us. Ay! Ang dami viewers! Nakakatuwa! Magandang gabi sa inyo lahat. Yung mga viewers natin, i-commento nyo yung mga pangalan nyo dyan sa, ano, sa ating live streaming para mabati ko po kayo isa-isa. Para po mapangalanan ko kayo. Alright? Aha! Lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon, magandang gabi po sa inyo. Si Mark Kenneth Nava from Balintawak, nakikinig sa atin. Mac, magandang gabi. Maraming salamat sa panonood via live streaming. Alright, and a while ago, nakausap natin kanina si Raj from Cavite City. And I just hope things will fall into the right place and, you know, things will work out the positive way, the positive side. Siguro dapat makuha natin, mapurso natin yun. Now, we are back with this one. Another caller na sa linya natin. Kanina, he's a he. Now, sa pagbabalik natin, she's a she. We got a girl na sa linya natin ngayon na. Hello, good evening. Hello po, good evening po. Hi, your name? Elaine po. Oh, Elaine, taga saan ikaw? Taga dito po sa may Caloocan po. Caloocan City, nanonood sa live streaming. Magandang gabi sa iyo, ha? Saan ka sa may Caloocan? Sa may North Caloocan. Oy, sa North Caloocan, sa may bahagi ng Camarines, di ba? Medyo po, malapit. Oo, sino yung katabi mo? Pinsan ko po. Pinsan mo. Saan bahagi kayo ng North Caloocan? To be more specific. Malapit sa may, Malinta Exit yun po. Ay, malapit sa Malinta Exit. Opo. Yan ba yung, ano ba yan? Mga diparo-diparo ba yan? Kaibiga. Ah, kaibiga? Oo, pagumbong malapit yan. Di ba, no? Oo. Kamusta naman ang gabi niyo dyan? Okay naman po. Nanonood kayo kanina pa? Kanina po po. Nag-aabang. Ah, nag-aabang ka? Sige, salamat ha. Alam ko lang, pasensya na, isang oras kami magkausap ng caller kanina eh. Siyempre eh, alam mo na, yung dalawa eh, halos nag-break na. Tapos nawawala ng pag-asa yung lalaki. Okay. Oo, pero matindi. Pinag-usap po sila sa ere kanina. Oo, nakakatuwa. Sige. Okay. Elaine, ilan taong gulang ka na? 27 na po. 27! Ikaw ay mulat na at may tamang kaisipan. May kalayaang maghanap ng tamang kalalakihan. Tama? Tama po. May boyfriend wala? Wala pa po, pero may naliligaw po. Ayan! Kung ikaw ay magiging kahawig ng artista, titinan mo ang iyong sarili sa salamin sa mga oras na ito, sino ang kahawig mo? Chris Bernal po. Oy! Wala pang Aljur? Kahawig ba si Aljur? Anong naliligaw ngayon? Wala? Ha? Wala po eh. Tawa ka ng tawa ha? Gusto mo na mag-asawa ha? Hindi pa po. Wala po.
Okay, ako po si Papa Tolit, ha? Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din po, Papa Tolit. Yan na, ha? Sige! Okay, naghapunan ka na ba? Ay, kanina pa po. Kanina pa. Sige, gusto kong pakinggan ang iyong sasabihin sa akin. Meron kang sabihin, di ba? Meron. Meron kang gustong ikwento sa akin? Meron. Meron. Okay, sige. Elaine, let's talk heart to heart. Okay, ito na po. Start na po. Go. Okay. Gusto ko lang naman pang i-share yung experience ko. Pero, nakamove on na po ako ngayon. Kasi nangyari po ito since 2010 po. 2010. So, na-meet ko tong guy 2009 sa Shangri-La. Yan sa May Show Boulevard. So, hindi ko ina-expect na every time kung parang doon ako naniwala na Elaine! Okay, may nag-message lang sa amin sa aming Ustream. Okay, pwede daw ba? Meron ka ba Facebook account? Meron po. Anong hahanapin daw sa iyong Facebook account? Courtney Dash po. Ano-ano? Spell! K-O-U-R-T-N-E-Y. Andali. Ang bobo sa spelling nito. Ulit! Courtney! Courtney Kardashian! Sige. Okay, Elaine, go! Elaine? Naputol ata. Hello? Hello? Elaine, andito ka pa ba, Elaine? Nawala. Hello, matata! Ano ba yan? Pacheck! Ha? Pacheck, hello? Nawala. Naputol eh. Nalobat yung phone natin! Naputol, tawagin mo ulit. Okay, sige. Hayaan mo, ayan, okay. Hanapin natin. Sino ba doon nagtatanong? Gilbert? Lalaki to eh. Ito ba yan? Okay, ito, Hollywood. Houston, Texas. Ano ba profile pic? Ay, na. Sige, ayun na. Pakain dyan na. Hello? Hello? Hello po. Ano ba profile pic mo daw? Yung nakatingin po ako sa nature, nakatalikod po ako nang kinukuhaan ko po yung shot na yun. Ikaw ba yung parang may puno? ikaw? Oo. In fairness! Ano po, ang pinaka-cover photo ko po yung sunrise. Oo, sunrise? Opo. Oo nga! Nakaupo ka sa isang bukid? Ay, hindi po ako nakaupo. Nakatayo po ako noon. Hindi, may nakaupo dito. Tapos naka-thumbs up. Tapos may bag. In fairness. Ha? In fairness. Gilbert! Ayan na! Aba, may talent. Continue. Tukuloy natin yung kwento mo. Ayun po. Go. Hello po. Sige. Di yun po, share ko lang po ulit. Yan, doon po siya nakilala sa Shangri-La, dyan sa May Show Boulevard. So, doon po ako, doon ko po naramdaman yung love at first sight po. Mm-hmm. So, yung day na po yun, pangalawang beses ko po siyang minahal. Pangalawang tao ko pong minahal. Yun po. And then, parang sa eye-to-eye contact lang, parang doon kami nagkaroon ng pagkakaintindihan na parang may something. Tapos nun, parang doon po, nag-start na magkaroon ng friendship. And then after nun, mabilis yung pangyayari, bigla na lang po siyang nawala. 2010, bigla po siyang nagparamdam, text po siya sa akin. Ayun, tapos doon na po siya nag-start na parang maligaw. Ayun po, magparamdam po ng feelings niya na yung time na po noon, may nararamdaman na po pala siya sa akin. Parang natatakot or nahihiya lang po siya. Tapos yun, na siguro maging 4 months po, yun parang nasagot ko na po siya sa text lang po yun. Kasi nararamdaman ko naman po na totoo naman po yung mga sinasabi niya. And then po, sinabi niya po sa akin noon, kung kaya ko daw po siyang tanggapin kasi meron daw nga po siyang sakit sa puso.
yun po yung sinabi niya sa akin. And then, syempre, nagmamahal lang naman po tayo. Wala naman pong mga balakid kung ikaw yung nagmamahal sa taong mahal mo. At which is, totoo yung feelings mo sa kanya. Tatanggapin mo ng buong buo kahit ano pa siya. Tapos nun po, to cut a long story, first month, second month, okay kami. And then, unti-unti, nare-realize ko, parang nag-iiba yung pakitungo niya sa akin. Yung unang hatid niya sa akin, yun yung talagang tumatak sa akin na parang may mali. Na doon ko na-discover na doon sa bus, pagkakay namin ng bus, pagbayad sa conductor, sinabi niya sa akin na, sige, matutulog muna ako ka. Ikaw na muna bahala. Gisingin mo na lang ako pag bababa na tayo. So, iba yung dating sa akin noon. Pero sa akin, dead man na lang. Baka ka ako. Sa una lang po yun. Baka naman inaantok lang. Hindi ko po alam. Pero parang nag-isip po ako ng, sa kabilang banda, nag-isip po ako ng parang iba. Pero, hinayaan ko na lang po yun. Baka ako, hindi naman po ganun yung ibig niya sabihin. Tsaka, masaya kasi ako nung moment na yun kasi mahal ko nga po siya. Masaya ko nga. Tama. Basta hindi, pag mahal mo naman ng isang tao, kahit ano yung negative na pumapasok sa isip mo, dinidisregard mo na po yun. Diba? Ano ba yung pumasok sa isip mo that moment? Ayun po, kasi parang ano, kasi yung pangit kasi diba dapat po, siya po yung magbabayad. Tapos, ang impact kasi na sa akin na... Ikaw pinagbayad? Ako pinagbayad eh. Ay, ikaw pinagbayad? Eh, tarantado pala yan eh. Ako po yung nagbayad. Tapos nun, the following ano, months na pagkikita namin, hindi po kasi kami araw-araw nagkikita. Masusundan lang po yan kung kailan niya gusto. Bigla na lang po siyang dilitaw. Okay, ganito. No offense, ha? Let me just cut you mula dyan. Ganito. Pag nagkikita ba kayo... No offense. Okay, I'm so sorry. Humingi ako ng patawad. Apologies. Pero pag nagkikita ba kayo, may something? Wala to. Okay, that's clear. Alright, continue. Yun po. Kasi yun po yung unang-una na lumabas po kami nun. So parang syempre... Pinapakiramdaman ko kung paano yung pakikitungo niya bilang boyfriend ko. Then after noon, siguro mga 2 weeks yun, napupunta siya doon sa shop ko. Noong 2010 po kasi, 2009 kasi doon kami sa Shanghai na nagtatrabaho. So noong 2010 na po, doon po ako sa Adidas nagtatrabaho. And then that moment siya, ang alam ko po, wala na po siyang trabaho noon. Ano ba trabaho niya? Noong 2009 po kasi, ang trabaho niya po doon is, ano, perfume associate. Aba! Ano yun? Yung sales associates po ng Lacoste. Ralph Lauren, doon po sa ano, Shangri-La. Oh, tagatikim ng pabango. Ayun po. Okay. Tapos po nun, yung sumunod na moment na pagkikita po namin nun, parang bigla na po siyang susulpot, magugulat ka na lang po. Although may contacts naman po kami, hindi naman po siya nagpapasabi, nagdadaan ako dyan. Pupunta ako dyan, or makikipagkita ako sa'yo, kain tayo sa labas, wala pong ganun. Bigla na lang po siya lulitaw. And then, sa akin naman po, okay naman po sa akin nun, kasi bago pa lang naman kami. Parang sa akin, wow, ano, surprise, ganun. Then nung napansin ko na po na dumarating na po yung quincenas, katapusan. Doon lang siya dumarating? Sumasakto na po niya. Dumating siya? Oo, doon na po siya nagpapakita. Eh, tarantado talaga, no? Yun po, doon na po siya nagpapakita. Tapos, after po noon... Nililibre mo naman? Opo. Ay, mahal mo kasi. Masaya po ako doon na nakikita ko po siyang nakangiti. Tumakain po siya sa tama. Pogi ba? Pogi ba? Para kasing ano siya, para sa akin ah.
ang mukha niya kasi parang bad boy look na malakas ang dating. Nako, pa, parang papatulis ang dating. Diyos ko po! Okay. Yun po. Tapos nun, ano po, dito, yun, kumakain kami sa McDo. Tapos, alam ko na wala siyang work, so nagbibigay po ako ng allowance niya. Wow! Everything na nagkikita po kami. Hmm. Tapos, ayun po, hanggang sa dumarating sa point na hindi na po siya nagte-text. Ako, text po ako ng text, umaabot po ng isang buwan, dalawang buwan. Hindi po siya nagpaparamdam. Gaano kayo katagal? Yung magkasama po yung ganung status ng relationship namin is nag- umabot po ng 2 years. 2 years. On and off. Minsan may total silence. Tapos, tipong parang taken for granted ka, no? Opo. Parang... Parang sugar mommy sa ibang Tagalog. Ay, sa ibang Tagalog, sa ibang termino. Ganun na nga po yung dating sa akin. So, parang kahit hindi ko pa po nagagawa yun, in my life, nagawa ko po dahil sa kanya. Eh, wala tayong magagawa dyan kasi minsan ang pagmamahal, nagiging tangat, nagiging bulagang isang tao. Opo. At minsan, yumayaman tayo dahil sa pagiging tanga natin na yan. Di ba? Yumayaman tayo kasi feeling mo dahil mong pera, bigay ka ng bigay. Hindi mo inirealize na, you know, aba, teka muna, para ka ng piggy bank, nahulog ako ng hulog ng pera sa'yo. Opo. Okay, okay lang sana if he is really taking good care of you, di ba? Opo. So, what happened? So, ako po, ano pa rin po, nag-hold back pa rin po ako dun sa relationship namin na umaasa ako na hindi na magiging ganun. So, ako pa rin po yung nanunuyo, text pa rin po ako ng text sa kanya, tumatawag. Diling ko po yung cellphone niya, hindi niya po sinasagot. And then, after nun, siguro sabihin po natin mga 3 months, yun, mag-text po siya. So, sa akin, andun yung sakit, pero andun yung saya. Kasi sumagot na siya sa mga texts ko, sa mga calls ko. Okay. Tapos yun, parang okay na kami ulit. Nakita na ulit kami, pumunta ulit siya sa store. So although, parang ganun po ulit yung ano, ganun po. So paulit-ulit lang, paulit-ulit? Opo. So anong ginawa mo? I mean, to end this tragedy of yours? Kasi po, ano eh, tawag dito, meron po kasi ako isang bagay na tawag dito na, parang dun ko po siya tinis. Okay. Dun ko po siya tinis. Sabi ko, ano yung bagay na yun? Yun nga po, parang ready ko pong ibigay yung sarili ko sa kanya that moment. Okay. So, sa loob ng 2 taon, di mo binigay? Hindi po. Wow! Amazing! Pero naman dito, kasi yung time na yon nagkita kami ng biglaan. So, syempre, sabik akong makita siya. Sabik rin siya na makita ako. Dapat miss na miss, no? Dapat, yun nga po. Okay. And then, may pera ako. Mm. Pinaghandaan then, mo? Hindi naman po. Sakto lang po. Okay, okay. Hindi, ibig sabihin, pinaghandaan mo na wala na naman pera to. Sige. Oo. Di ba? In-anticipate mo na yung fact na yun eh, di ba? Opo. So, yun, kahit masakit sa loob ko, masama sa loob ko. So, yun, nag-check-in po kami. Ako po yung nagbayad. Mm. Tapos, nakita ko yung happiness sa mukha niya. May nangyari? Ayun, eto. Ayun, nag-take off na po kami ng floats. Naglaro kayo ng badminton? Ayun po. Diba? Opo. Okay. So, okay. Ayun po, dito. Tinignan ko po yung mukha niya. Mm-hmm. And then, pinil ko din po yung feelings ko. Habang ginagawa niyo? Ginagawa. Hindi ko maramdaman yung love. Mula? Yung sensuality ng love. Hindi ko maramdaman. And then, kasi ang gusto niya kasi mangyari, pinipilit niya. Ano yung pinipilit niya? Alam niyo na po yun. Pinipilit niya. pinipilit niya na kunin ka, you know? Opo.
Ganun. Ibig mo sabihin, parang nagpapakipot ka ba sa loob ng kwarto? Hindi na. Hindi po. What do you mean by pinipilit? Ang alin ang pinipilit? Sa basketball. Ano? Parang po sa basketball. Parang gusto niyang i-dunk? Ha? Yung mga ganun bagay, parang gusto niya ipinipilit niyang i-dunk. Opo, pero ayaw po kasi. Ayaw? Opo. Ano nangyari? Anong meron? Bakit? Pinipilit niya po. Nakikita niya po niya na umiiyak na po ako noon. So, pinipilit niya pa rin pong may mangyari. Yung ba ang first time mo? Opo. I see. Okay, sige, continue. Tapos, habang ginagawa niya, pinagmamastan ko lang yung mukha niya na andun yung, ewan ko, parang galit, gigil, andun. Tapos na parang nag-hesitant na ako na ituloy. Pero nagawa niya. Nagawa? Yeah. Hindi. Ibig sabihin, hindi siya nag-succeed in doing it? Hindi. Why? Kasi tinulak mo na siya and you said no. Hindi po. Nakita niya po kasi ako umiiyak na po. Abay, gentleman din pala yung hinayupak na yun, ano? Umatras din ng konti, ano? Okay. Ito ba may edad sa'yo? Opo. Ilan taon? Kasi, nung time na yun, I was 22. Years old. You're really young that time. Okay? Yep. Apa. So after that, after na nangyari, anong ginawa mo? Yung time na yun, pinakita ko sa kanya na parang wala. Na, okay, nakita niya kasi, nakita ko sa mukha niya na masaya siya. Masaya siya. Kasi, siyempre kami po eh. Paano siya naging masaya? Hindi niya nga niya nakuha. Yung perlas sa kabibe. Parang let's say ganun po. Okay. After po nun, marami nang pumasok sa isip ko na parang siya na po ba na dapat ko na po bang ituloy or dapat ko na po bang wakasan. Okay. Ayun po. So what did you do? Pero mahal ko po eh. Tinuloy ko pa rin yung relationship namin. Uh-huh. Hanggang sa meron pong isang bagay na doon na po talaga ako nag-isip na kailangan ko ng bitawan. Kasi after po kasi nangyari nun, hindi na naman po kami nagkita. Sabihin po natin mga 5 months dahil sinabi po niya mag-a-abroad po siya. Tapos, bigla na lang po nagpakita dun sa store ko na dumating siya ganyan. Tapos sasabihin niya sa akin may plane ticket na daw po siya para aalis na po siya ulit. Mm-hmm. Ayun po. So, sabi ko, ang tagal niyang hindi nagpakita tapos sasabihin niya lang sa akin ng ganun. Yun lang yung maririnig ko sa kanya. Aba, parang wala kang ibang pinag-iba sa isang parke na kung kailan ka gusto pasyalan, papasyalan lang, ano? Opo. So, ano, nakipaghiwalay ka? Nung time na po nun, opo, nakipaghiwalay po ako nun. Pero, ano? Anong sabi ng pinsan mo? Okay. Ayun po, pero ano po, nandito, bigla po. Parang after 3 months, nakipagkita ulit po. Aha. Ayun po, kasi po, nandito. Parang mahal mo pa siya? Ayun po. So, kailan lang ito nangyari? Ano po ito eh, 2012. So ngayon, after noon, kailan ka nakipaghiwalay ng totally? Ng lubusan? Ano po? Mga month ng... Apa, mga month of October 2012. October, so, November. So definitely, wala na talaga totally. Parang, okay, wakasan ko na tong katangahan na to. Yung something like that. Opo. Kasi kaya po parang naging... Hanggang ngayon kasi napapaisip pa rin po ako sa kanya. Siguro sabihin po natin na halos nagbigay po ako ng pampuhunan, makapag-put up lang po siya ng business. Talaga? Tapos,
halagang 10,000. Talaga? Pinag-loan mo pa? Opo. Tapos, yun, ibibigay po ako ng allowance every time na magkikita kami. Every time na ihahatid niya po ako dun sa bahay, magbibigay pa rin po ako ng pantaksi sa kanya pa uwi. Tapos, yun, pagkakain po kami sa labas, ako po lagi taya. Pag magbabayad sa mga transportation, ako po magbabayad. So, yung madali salita, nagkaroon ka ng isang relasyong ang pinairal mo ay ang iyong pagmamahal. Masakit man tagapin, pero ang iyong katangahan. Opo. Yun na nga po. Pero you have learned lessons from it, right? Opo. So, bakit mo pa siya iniisip hanggang ngayon? Nanghihinayang ka sa mga binigay mong pera? Hindi ho. Hindi ho siguro. Siguro po, tawag dito, siguro dahil sa mga bagay na nagawa ko sa kanya. Hindi ka ba nagkaroon ng boyfriend ulit? Hindi pa ho. Hindi wow. Pa ho after him. Meron ho, pero hindi ko masasabing boyfriend. Siguro fling lang nun. Na akala ko na siya yung parang makakatulong sa akin para makamove on. You know what? Ganito yan eh. I mean, unsolicited, uncollected, but I will say my claim about, patahimikin mo kaya aso! Nasa labas po kasi ako. Makagat pa ako niyan! Sorry po. Nandito po kasi ako sa labas. Lumabas po kasi ako kasi mahina po yung signal sa loob. Okay. Here we go. Sa akin kasi parang ano yan eh. Hindi ka makamove on. Nakamove on ka na, yes, sa relationship. But hindi ka makamove on doon sa thing or doon sa mga bagay na iniisip at ginawa mo noon. Tama? Apa. Na parang iniisip mo, bakit mo nga ba nagawa yun? Oo nga po. Diba? Alam mo, if you will be just thinking of that forever, maaari siguro na magkakaroon ka na ng takot to love again. Diba? Napipigilan. Apa. At nagkukuripot ka na ngayon. Yun ang totoo. Opo. Hindi ba? Opo. Alam mo bakit? Opo. Ayaw mo nang i-all out kasi alam mo, para ka nagoyo, para ka nabudol-budol nun eh. Opo, nabudol-budol. Diba, nabudol-budol. Yun nga lang, hindi ka nabundol-bundol. Hindi ba? Alam mo, Elaine, maybe it's about time for you to forget the past. The foolishness. I'm so sorry about that. Pero, ang katangahan, kinakalimutan. Opo. Pinapalitan yan ng bagong estratehiya, pero may pagmamahal pa rin. Ibigay mo pa rin, kasi alam mo kung bakit? Hindi naman pare-parehas ang pangalan ng bawat tao. Nakuha mo ibig ko sabihin? Opo. Ang pangalan ng bawat tao, magkakaiba. Magkakaiba ang personalidad, magkakaiba ang aplikasyon, magkakaiba ang hagod sa pag-ibig, magkakaiba rin ang kanilang paraan kung paano umibig at magpakita ng pag-ibig. Ganun ka rin. Maaaring parehas yung sarili mo, yung puso mo, parehas lang na nagmamahal ka, the kind of leveling, may takot lang sa ngayon, pero wag ka matatakot magmahal. Alam mo kung bakit? Opo, bakit pa? Kasi alam mo, ang pagmamahal na yan, lagi kumakatok araw-araw, lalo-lalo na, you look good. Hindi ba? Yes po. Tapos, you have your money. Nagtatrabaho ka ba ngayon? Hindi ho. Nag-back to school po kasi ako ngayon. I see. Kasi, tal dito, hindi po kasi ako nakapagtapos nung una kong course. So, you have decided to go back to school? Opo. Oh, which is a good thing. You know why? Kasi, meron ka ng pundasyon eh. Well, enough of those past. Kasi ikaw nga, nag-desisyon na para sa sarili mo eh. To do the right move at the right thing. Tama? Ato. So, ibig sabihin, doon ka na magsimula. Ayun nga po. Actually, dito nga po, nung napasok ako dito sa school. Ayun, parang, ano tawag dito, may nakilala ako na guy, schoolmate, na yun nga, nagpaparamdam sa akin. Until now, naliligaw po siya. So, hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko eh. Okay. Pero, ayun nga, kasi nga sabihin natin natatakot ako. Lagi kong iniisip na baka sa umpisa lang daw kasi naliligaw siya eh. Pero, natatakot ka talaga? Opo. Eh, alam mo, parehas kayo na naramdaman ng lola ko. Yeah, honestly. Oh, yung lola ko, ganun yun ang inyong naramdaman pagkatapos ng kanyang first boyfriend. Oh, kaya hanggang ngayon, matanda talaga siya. Tapos, ang init lagi ng ulo.
Kami lagi ang nakikita, wala ibang makita, Diyos ko, por santo. Alam mo ko bakit? Kasi natakot uli siyang magmahal. Oo, di ba? Malakas ang loob mo. Tumugal ka pero na. Pero kasi, itong gusto ko pong hinga ng payo sa inyo. Tag dito, yung mga previous boyfriend ko, first and second, mas ahead sila sa akin ng 5 years to 6 years ang gap. So ano, anong ang problema ron? So itong manliligaw ko na parang may something na rin ako sa kanya. Ako naman yung mas matanda sa kanya ng 6 years. 6 years? 6 years, opo. So what's wrong? Siya sa akin. So what's wrong with that? Parang siguro uncomfortable po ako kasi nga, ako nga po punta doon siya yung ate ako. Talaga? Yun po. Ganito kasi yan. Sabi mo sa sarili mo, kung gusto mong magmahal, ang edad hindi dapat tinitingnan, kundi ang dapat ay iyong dinadama ang iyong pakiramdam. Dinadama. Ibig sabihin, pakiramdam mo mabuti ang iyong sarili, papapigil ba ako dito kung mas bata ito? Kung yun naman ang mas mapagmahal. Ayun nga po, nakikita ko sa kanya yung efforts na hindi ko naramdaman sa mga, exactly. Yan, sa ex ko. Exactly. See? Na yun nga, pinapakita niya yung efforts niya na siya lahat regarding sa money matters, siya lahat. Since ayoko rin naman na gumasto siya kasi dun may trauma po ako dun pagdating sa pera. And then sa mga pinapakita niya na baka mamaya padama lang po na kinukuha niya lang yung loob ko dahil hindi ko na experience yun before. Siyempre, alam mo sa sarili mo yun eh. Di ba, you try to await things. Kailangan timbangin mo ang bawat bagay, ang bawat sitwasyon, araw-araw. Mararamdaman mo naman yun if the guy is really true to you. Kasi nung una nga, naramdaman mo na yun eh. Di ba, magkakaroon ka ng pagkukumpara kung ano yung klase ng effort, kung ano yung klase at bigat ng ginagawa sa'yo. Di ba, dun pa lang mararamdaman mo na. Huwag kang matatakot. Go for it. You know why? Pag hindi mo, grinab yan. Balang araw, sasabihin mo, sayang. Mahirap mabuhay na may panghihinayang, yun ang tatandaan mo. Opo. Hindi ba? Walang masama kung susugal ka ulit. Pero, kung susugalan mo ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal dito sa bago, na mas bata sa'yo, wala rin masama. Alam mo kung bakit? Opo. Nagmamahal ka eh. Pag-ibig yan eh. Bakit mo panghihinayang ang ibigay? Hindi ba? Opo. Ibig sabihin yan, ang pagmamahal na yan, laging nandyan. Yan ay ini-spread, ibinibigay sa lahat ng alam mo na dapat mong mahalin at pagbigyan ng pagmamahal na yan. Hindi ba? Huwag kang matatakot, alam mo kung bakit. Pag natakot ka, ay sigurado maging kamukha ka ng lola ko. Seryoso, ganito na lang ang gawin mo. Obserbahan mo pa ng maraming araw. Di ba? Sabihin mo sa kanya ang nangyari sa iyo noon. You know what? There's nothing wrong in telling the kind of experience you had. Sabi mo sa kanya kung ano. Pag kayo na ha. Pag kayo na. Sabi mo, ito ang naging experience ko sa past boyfriend ko. Huwag ka maglilihim. Tungkol doon sa naging nakaranasan mo, tungkol doon sa naging sitwasyon, bakit ganun? Bakit ka natakot at natagalan at bakit hindi agad-agad na binigyan mo siya ng pagmamahal? Alam mo kung bakit? Mas maiintindihan at malalaman niya kung bakit ka ganyan. Di ba? Ipaunawa mo sa kanya kung bakit minsan ganun ka, minsan ganyan na parang may takot ka na, uy, pera, eh kasi may trauma ka, di ba? Apo. So, kailangan ipigay mo at ipaunawa mo yun sa kanya. Helene. Okay? Okay. Saka huwag ka dun umupo sa bundok, baka madulas ka ron. Nature lover po eh. Oo, sige. Okay, Helene, kwentuhan mo ulit ako sa mga ibang gabi ha. We will be into keeping in touch to each other para naman mas madugtungan pa natin yung kwentuhan natin. Medyo bitin eh ha? Apo. All right. Salamat po, Papatolik. Maraming salamat. I'll see you around, girl. Okay po. Thank okay. you po, mamay. Thank you. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat dyan. All right, yung mga taga North Caloocan. Maraming salamat po sa inyo pagsubaybay sa lahat po ng mga nanood sa atin via live streaming. There you have it, the Heart to Heart Monday edition.
Baho na lang ninyo pa. Okay, anyway, live sa via Channel 7 sa ating cabling. Maraming salamat in behalf of Cassie Austria. Ito po ang programang Heart to Heart. Maraming thank you. Tomorrow we'll see you guys again. Okay. So I just hope Cassie will be here tomorrow. All right, running this one. Okay, get well soon, Cassie. Thank you po. Arbang extra natin. Ako po si Tolich. Si Papa Tolich. That's my name tonight. And I am liking it. That's my former name, by the way. Nung nasa industriya pa tayo ng If-Im. So maraming salamat po sa inyo. Ano pa nga ba? Sige, it's all yours, man. Mag-play natin dito. Mag-omni ka. Saluhin mo na to. Maraming salamat. At yung mga nag-text pala sa atin, sa ating sa Ustream, dami pong mga viewers all over the world. Maraming salamat. Nakakatuwa. Hindi nyo ako binitawan hanggang sa mula umpisa hanggang huli. Thank you. Kay Raj, update me, bro. Maraming salamat po sa inyo pagsubaybay. Ito ang Heart to Heart. Napapanood po kami sa Channel 7 at sa www.atrimedia.com. Siyempre, ito po'y handog sa inyo ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po.